So yan, we're heading na sa Tumano Marikina, no? So yan, pupunta na kami Tumano Marikina to give some donation para doon sa mga tao. Kasi until now, parang hindi pa rin sila nakaka-recover. At marami pa rin tayo mga kababayan doon na sobrang nahihirapan pa rin until now. Kumusta na yung first? Kasi actually this is ours, second drive. Ang dami talagang tao, medyo kinulang kami. So feeling ko di mo talaga mabibigyan lahat. Tapos kaya ngayon medyo mas madami ngayon, mas double, mas concentrate kami sa mga cooked food kasi yun yung kailangan nila. Feeling ko kasi wala pa silang mga lutuan. So yun. Si Brian is the one who initiated this drive, so yun. Yes. Yan. Tulong-tulong. Yan. By the way, we're doing this not to brag or anything, but to inspire other people that even yung maliit lang tayo, we can also help other people then in our own way, diba? Awareness so, to, kasi iba hindi nila alam na. Diba? Kasi hindi nila, parang right now yung mga tao is nakafocus sa Cagayan, sa Tuguegarao, Isabela, but marami pa rin tayong kababayan dito sa Marikina na still nahihirapan pa rin until now. Kasi ano yung totally wash out, diba? Tapos diba sabi nila yung toast mo naman pag binaha di na lalaban eh, diba? Actually sobrang maputikan nga lang diba? Diba as in what more pa yung nalagdag sa kanal or sa ano diba yun wala na, as in totally wala. Kaya pagpunta mo doon talagang mahawa ka talaga, parang isipin mo sana millionaire ako sana para makatulong no? But so, yun sobrang natutuwa din ako kasi even though yan si Brian initiated this tribe, kahit na yun in our own way talaga, makakatulong din tayo sa iba. I just also wanted to thank yung mga nag-donate dito sa... Sobra, madami. Kahit mga ano lang, small amount. Actually, minsan diba hiningi ko is 1 kilo lang ng rice minsan or 1 liter. Yan, marami nag-pledge na. Sampu agad. Sige. Makita silang mga ano mamimigay ng relief. Ayan, nagtatakbuhan na yung mga tao para lang makahingi kasi lahat talaga sila nahihirapan pa rin ng turn now. Ate, kumusta yung mga naging ano dito nung nagdaang bagyo? Ha? Naku, ang hirap kaya. Sobrang bahang-baha. Over yung bahay namin. Nagpasigulong. Tapos yung mga father ko, mga senior, nakipag-evacuate doon sa malaking bahay na yun. Alos lahat ng mga baba sa kanila pumunta. Sobrang hirap po. Tapos nasa work pa ako, sila lang mga matanda na iwan sa bahay. Kaya nag-worry ako pag uwi ko ng umaga. Hindi na kami nakababa. Kamusta naman po kayo ngayon? Okay naman. Kaso ang daming repairin sa bahay kasi yung side namin, ano na, bibigay na. Dahil sa tubig, sa nababad sa... Pangilang bahay na yan, hindi pa napapalitan. Mga plywood, bibigay na talaga siya. Lahat ng gamit namin wash out. Walang natira. Kaya naglalaba kami. Yan, asa kami sa relief. So, ito yung sitwasyon ng mga kababayan natin ngayon. Kahit ilang linggo na yung nagdaan. But still, marami pa rin mga kababayan natin dito sa Marikina na nanghihingi ng tulong, nahihirapan. Ito yung mga gamit nilang nasa lanta ng bagyo. Sobrang inanod ng putik. Thank you po, Salish Lee.
Almos ko, yung kalan ko, nakikiano lang ako. Salang, kasi yung kalan ko, wala na, hira na. Lahat po ng gamit niyo? Oo, lahat. TV. As in. Electric fan. Hanggang bubong eh. Oh, kaya wala na. Kamusta naman po kayo ngayon? Nakaka-recover na po ba kayo? Medyo. Kasi marami namang ano, nagre-relief. So yun. Bakasan niyo lang sa inyo. Alaban lang to. Salamat, maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo lagi, Nay. Oo. Makakaraos din po tayo. Oo. Sana nga, wala nang bagyo. Sige po. Sige. Thank you, Nay. Ingat po kayo. God bless you. Sige po. Okay na kaya? Ako naman. Ingat po kayo. Sabi mo? It was fulfilling. Sobrang sarap sa pakiramdam na nakapagtulong mo sa ibang tao. Tapos yung pinaka-important part dun is yung makita mo silang nakangiti. Diba? So parang kahit yung pagod mo, makita mo na sila nakangiti, parang tanggal na, relief na. Sobrang fulfilling talaga. Naging Vietnam na to. Ayan, thank you sa mga nag-donate. Salamat talaga sa ano. Every little donation counts talaga, diba? Kikita niyo naman din talaga sa ano nila, sa ngiti nila, sa pagpapasalamat nila, na kahit simpleng bagay lang din talaga. Is yun, sobrang thankful sila kasi sa panahon ngayon, sobrang walang-wala talaga sila. As in. Na Jean, walang trabaho tapos binagyo pa. Oo, diba? Pandemic, diba? Tapos binagyo pa. As in, sabi nga no, isang nanay doon, parang sabi niya, lahat talaga ng appliances nila, wash out. Diba? Parang pinaghirapan mong bilhin yun, tapos isang iglap lang wala nyo din. Yun, kaya, maraming salamat sa mga nag-donate. Thank you talaga. So, yung mga gusto pa mag-donate, pwedeng dumiretso na kayo nun. Medyo hindi na siya traffic katulad ng dati. Oo. Tsaka hindi na siya maputik din, guys. Pero maraming pa rin talaga mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong ngayon. Especially mga pagkain, mga damit, mga kumot. At yun, praying na sana makaahon na din sila agad. Eh ano sabi ni Sarah na mag-vlog siya, parang ano ko, tama, time, very timely kasi, di ba, para makita ng iba. So, oo, kasi ito talaga hindi nila nakikita eh, parang kala nila okay na yung Marikina ngayon. Pero there are certain places pa rin talaga sa Marikina na hindi naabutan ng mga reliefs, ng tulong. So, yun, sana you can also give kahit sobrang liit lang na bagay para sa kanila. Di man dito sa Cagayan, sa Tuguiganao, o kahit saan man yan. Yung sobrang liit na halaga or sobrang liit na bagay, sobrang laki yun para sa kanila. Hope we can all share this advocacy na makatulong din kahit sa sarili nating paraan, di ba? Especially yun, sobrang I adore, sabi ko nga kay Brian, I really adore Brian kasi nga, yung drive niya, initiative niya to help other people, kahit siya lang yun, tapos yun, sinama niya mga friends niya, in-invite niya rin kami para ano, nanghingi siya ng mga donation, siya mismo yung nanghingi ng mga donation sa mga tao, para lang makatulong dito sa mga kababayan natin, dito sa Marikina, but yun, we can all do the same, and yun, little gesture will also give big impact din. Imagine nyo na lang guys, diba, isang kilong bigas, malaking tulong na sa kanila yun. Isang pamilya na yung mapapakain. So ayun, I think we're going to end this video na here. Anong ano last message, Brian? Para sa mga... Ito na yung time na ano, mag-ano na kayo yung mga cabinet nyo, yung mga mag-clean up na kayo, di ba? Mag-new year na, so yung mga nyo yung ginagamit, better nyo na pamigay nyo na. Ito na yung time para dispose it. Dispose yung mga gamit nyo na. Okay ba naman? Sobrang makakatulong din sa kanila talaga. Kasi hindi na sa inyo kasha, kasi di ba? Mga pinagliitan nyo or yung mga ayaw nyo nang suotin kasi... Malami ng ano, beses na suot yan.
So yun, bye guys. And yun, please also support Stylish Bay. Ay, okay. And yun, perfume ni Dan. Perfume ni Dan. You can also support us, guys. And yun, every little help is makakatulong mo talaga. So yun, thank you so much, guys. And hope you can all, we inspire you, and also we can, you can also do the same for other people na nangangailangan. So yun, thank you guys for watching, and bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye.